oras, mga kaibigan. Oras na, parang break mo na yan. Puro iyak ginagawa sa'yo naman. Napayak ka lang. Hello sa mga bitter, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po sa inyo. Hello sa mga dalaga na kipag-break. Pero ang totoo niya, nagpapahabol lang, hindi nabol. Ay, ano ngayon niya, di ba? Ang tawag dyan ay crisis management. O, dali pa. Anong gagawin mo ngayon? Eh, ikaw nakipag-iwalay. O, di nga nga. Maligayang pakikinig mo sa inyo lahat. Welcome to the show. Pwede ba yung makasabay maligo? Pero wag together, di ba? Diyan ka sa bahay nyo, dito ako sa amin. Yee! Gamit ang Shield Bath Soap. Gal sa sakit na dulot ng germs, may antibacterial na pareho ng leading brand. May malasakit sa skin dahil meron tong Shea Butter Moisturizer at super affordable pa. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. And congratulations nga pala sa ating mga nurses for winning as the most outstanding organization by the Professional Regulation Commission. Congratulations po. Coming from my Shield Bath Soap family, my ACS family. Maligaya ang makikinig po. Number ay 8-3261-71-846-8051 or 1-800-10-100-5683. Happy 51st birthday to Kuya June Caldea ng Batangas. Ayan. Hello, pinsan ko na. Masarap magluto ng ginataang escargot. Ano yun? Si Rachel Tamayo, tiyo ng Santa Mesa. Ano yung iskargo? Parang ano, parang pulutong hanin ng militar. Ano yun? Mga taga Batangas, hello, sabi ni Bayani. Kakatapos ko lang makinig ng GNGN sa YouTube, diba? Lipat na ulit sa live, sabi ni siya. Ooh, may namimiss. Si Chico. Maligayang bati po sa mga nakaantabay sa atin. Papa Jack, hugot pa more. Umpisa pa lang, sabi dito. Tura mo. Si Joy Lalo is tuning in. Hello, Joy Lalo. Si Richard nandito sa booth. Hello din daw para sa'yo. Maligayang pakikinig po. Sabi dito, Papa Jack, wala bang live? Anong wala live? Ito live ako. Live na live. Uy, pause na naman ako, mga kaibigan. Hindi ko lang bakit. Hindi ko maintindihan bakit pause na naman ako. Dahil dyan, dahil pause ako, eh baka bumili na ako ng bagong cellphone, ng Cherry Mobile. Galing, no? Dahil pause, bumili ng bagong cellphone. Ganun talaga, kanya-kanyang trip. Hindi alam kayo. Ibili ako ng bago, ayan. Papag-good vibe. Or good vibes, para marami. Ang Cherry Mobile Flare S4 Plus in Android 5.1 Lollipop for improved performance. 16 megapixel yung kanyang main camera, 8 megapixel yung kanyang selfie camera. And 4G LTE ready para fast internet connection. Wandasawang pag-store ng photos and videos dahil sa 16GB expandable internal storage and 5.5 full HD screen para mas malapad, mas malinaw at mas klarong panunood. OTG ready and for all USB devices para all access sa lahat. Kabog na kabog, mga kaibigan, dahil shiny shimmering ito. Yan. Deluxe chassis back cover, mga kaibigan. Maligayang pakikinig po. Cherry Mobile Flare S4 Plus, ayan mga kaibigan. All yours, ayan, for an affordable price of 7,999 pesos. Winner talaga ang Cherry Mobile, mga kapatid. Tara, let's sa pinakamalapit na Cherry Mobile Concept Store at kiosk at piliin ng Flare S4 Plus. Maligayang pakikinig po. And go to cherrymobile.com.ph or facebook.com/cherrymobile. Sabi dito ni Christina Cruz, Papa Jack, ang pogi niyo po. Actually, totoo yan. Pag-uwi ka ng Pilipinas na dalangitan ng chocolate. Lagi ako nakikinig yan. Sobrang tanggal stress. Iyak tawa. Yan. Ang galing niyo magpayo. Oh, alam ka namang magaling ako mag-aerobics. Pero magaling din ako dun. Kaligaya ang pakikinig po. Hello sa mga nakaantabay sa ating mga kaibigan sa Bayong Dagat. Hello po, ayan. Si Ronica De Guia. Nahanap ko yun sa wakas. Ito, sabi niya, eto na nga kaya. Anyway, ay po, lagi ako nakikinig after work. Biyahin mo lasyo to Malabon. Sabi ni, ayan, ni Ronica Jean De Guia. Sosyal ang pangalan. Akala mo, ano? Mesyenda yung dating.
Ang Mendoza family naka-tune in ngayon sa Tayuman, faculty members and students ng TUP iTech. Maligayang pakikinig po. Tapos na naman. Ito, Katrina Manlapas. Papa Jack, matagal ka ng pause, walang bago. Hindi, hirap ako tonight. I don't know why. I don't know why. Pero nagkakakanta pa rin ako. Ipaalala muli mga kaibigan ha, sa mga estudyante po na ano na nagpapadala sa amin ng letter para makapag-interview po sa akin o alin man sa ano sa miyembro po ng 90.7 Love Radio or kahit saan man, di ba, na lalo pag mas kong student, mga kaibigan, prepare a formal letter for us. And, di ba, have it signed by Nicole Yala, pasa niyo sa kanya para may pasa sa aming HR or it's other way around. But prepare a letter. Ha, ganun na lang. Si, ang Papa Jack's team, ay bags na kantabing yan, di ba? Papa Jack, how's your day? I was on bed the entire day, mga kaibigan. Ay, ano pala? Ang ano daw, ang escargot pala ay kuhul. Gusto ko ng kuhul. Kumakain ka ng chard? Yaman mo, ha? Hindi kumakain ng kuhul? Saan kumakain ng kuhul? Kumakain ka ng kuhul? Ginataan ko kuhul? Ah, pakainin kita mamaya. Di ba? Diyan ka mag-practice daw para yung girlfriend matawa sa'yo. Sipsipin mo yung kuhol. Di ba? Para yung girlfriend mo, pag naging kayo na, di ba? Hindi ko sabi, halikan mo siya. Ma-impress mo siya. Ay, nako. Ang daw pinos ko tonight. Ang pinos ko tonight, simple lang. Kung ang buhangin nga sa dagat na uubos, pasensya pa kaya. Sumabos yan. Di ba? Napapanahon yan, di ba? Na-cancel tayo sana. Pero okay lang. Ayan, mga kaibigan. May caller tayo na sa kabilang linya. We have our first caller for the evening. Ano yan? Wala yung ano ko. Alis na ako. Hello? Hello? Good evening po. Good evening. Pangalan? Mary Grace po. Mary Grace. Hi, Mary Grace. Hello po. Yan. Kamusta? Okay lang po. Yan. Ilang taong ka na? 29 po. 29? Opo. Taga saan ka? Taga Tarlac po. Nasa Tarlac ka ngayon? Andito po sa Maynila sa Mindanao Bagong Buhay. Mindanao Bagong Buhay, Manila, Tarlac pa? Saan ka ba talaga? Andito pa ako nag-work. Saan? Sa Mindanao Bagong Buhay po. Saan ba yan? Saan yan? Hello! Sa Welcome Rotonda po. Welcome Rotonda! Mabuhay! Talaga? Ano work mo? Sa kwan po? Spa? Spa. Magkano ang ano sa inyo, ang full body massage yan? $250 po. $250. Magkano ang foot spa? $199 po. Ah, talaga? Halimbawa, meron kayong binak massage, umungol, may extra charge ba yun? Wala po. Nasa Genji masyado. Di ba? Oh, may extra charge ba yun? Wala pong extra massage. Hindi, extra charge. Ang basta ko. Nay! Bawal po yun. Extra charge, ang sinasabi ko. Meron, walang extra charge, walang dagdag bayad. Wala po. Sino may ingay? Huwag may ingay ka mo. Po? Huwag may ingay ka mo. Ate, anong papaglilingkod ko sa'yo? Yung asawa ko po. O, di ikaw maglilingkod sa kanya. Asawa mo. Bakit ako? Bakit ako maglilingkod sa kanya eh? Asawa mo yan. Ano meron sa inyo? Kumbaga nakipaghiwalay po siya sa akin. Ate, pakipatay yung radyo. Masungit. Ako, masungit ako. Alam niyo yan. Kasi cute ako. Nakipag-iwalay sa'yo. Apo. Bakit naman? Kasi may iba na po siyang babae. Ako, gago talaga yun. Kailan pa? Nitong kwan lang po. Nitong June. Gano'ng katagal naging kayo? 16 years. 16 years? Ilan taong ka na ba? 29. Ilan taong ka na maging kayo? 16.
18. Parang doble ng buhay mo, eh. Talaga? May ilan anak nyo? Dalawa. Ginasal kayo? Opo. Diyos ko po. Anong tanong mo sa akin? Gusto ko lang po sana yung mga kanilang anak ko pa. O yung suporta ba? Ay, hindi naging suporta? Opo. Kailan kayo naghiwalay ng bahay? Nito lang po. Kailan? Nung June. Andun na po siya sa babae. Okay. Paano nag-umpisa ito? Saan niya nakilala yung babae? Taga doon din po sa amin sa Tarlac. Saan ka ba sa Tarlac? Paniki po. Ah, sa Paniki? Alam ko yan eh. Malapit yan sa isdaan, di ba? Po. Nakakain ka na doon? Hindi pa po. Ako nga eh. Nag-picture lang ako doon eh. Maganda sa picture doon. Malaming malaking... Ang malaki nakabahag, di ba? Di ba? Opo. Pinisilipan ko ngayon, wala na akong makita. Pinento lang. Hindi, bibiro ka lang, ate. Kailan pa sila nagkaroon ng relasyon? Siya po. Kailan pa? Matagal na po daw sila, eh, sabi niya sa akin. Hindi, lakasan mo ng kaunti. Matagal na po daw silang may relasyon. Magwa-one year na po. Matagal ka na ba sa Maynila? Dalawang buwan pa lang po dito. Ate, kung ante ang hinihiling mo lang naman sa akin, kasi ay papaning para sa anak mo, ano ba ang naging usapan ninyo? Kumbaga papayo lang po sana. Na? Kung ano po ang dapat kong gawin. Tungkol sa? Be specific with your question. Come on. Tungkol sa mga allowance po ng mga anak ko. Kailan kayo nag-uusap na lalaking to? Nung umuwi po ako. Kailan yon? Nung Sabado po. Nung Sabado? Personal? Opo. Anong sabi niya? Bakit wala siya binibigay? Sabi niya sa akin, susuportahan po daw, pero hindi pa po daw ngayon. Kailan daw? Mga March pa po o April. March next year? Opo. Bakit daw? Paano yung mga bata? Anong kakainin ng mga yan? Kaya nga po. Ano? Bakit daw? At ano meron sa March, April? Bakit doon palang magkakabigayan? Magtatanim po doon siya ng mga kamote. Ah, wala siyang pera? Wala daw po. Ay, nako. Sino yung babaeng ano? Sino yung babaeng nakarelasyon niya ngayon? Si Con po. Ah, huwag mo na sabihin yung pangalan. I mean, sa paanong paraan niya nakilala ito? Nung nagpanto daw sila ng mais, nagbilad. Nagbilad na mais? Opo. Nagbilad na mais, nagkatinginan ng mani, gano'n. Diyos ko. Nakita ko dyan po slig yung manang. Ilokana ka ba? Opo. Nakita mo dyan po slig, sige, nagdakda. Yakan mo. Aglaraman, sige. Okay, ganito ate, tanggap mo na ba yung pag-ipag-iwalay niya sa'yo? Hindi pa po. Okay. Kasi married kayo eh, di ba? Alam mga kaibigan, ako kasi naniniwala ako na not all marriages will work out okay. Di ba? Tapos? May mga taong kinasal, nakipag-iwalay, alam niya naman divorce sa atin, parang negosyo minsan. Diba? So, diba, pwede ka ikasal lang 2-5, kasalang bahay, wala namang hiwala yung bahay ang ginaganap sa atin, diba parang? Diba? So, ang tanong ko, ditanggap mo na, because you have legal rights, ano? Kaya lang ate, kung kayong dalawa, magbabalikan kayo just because kasal kayo, pero magpapatayan kayo sa loob ng bahay, mas maganda kanya-kanyang buhay kayo. So, ang tanong ko sa'yo unang-una, tanggap mo na bang hiwalay kayo? Hindi pa sa ngayon po. Anong balak mong gawin? Balak ko bang ano, i-demanda siya? Kasi may kinakasal mga iba. Ate, pwede mo demanda yan? Pinadimanda ko po kaso lang sabi po ng polis. Pinadimanda mo? Bakit hindi ko nagdemanda? Bakit iba nagdemanda? Sabi po ng polis, antayin ko po daw na manganak yung babae. Ah, ebidensya kasi yun ate. Tapos kunin ko po daw yung birth certificate ng anak niya. Ebidensya yun. Tama yun. Tama yung polis ate. Ganito ano? Alright, Mary Grace? Po. I am sorry, but the case is ongoing right now. There's no way we can talk about this. Kasi ongoing yung kaso, hindi natin pwedeng pag-usapan to. Madidemanda ako dito. Baka bukas makalawa, nakalaboso ako. Diyos ko, parlak ba ang kulungan ko?
ba? Pero ganito na lang ate, ano? Ikaw ay nanay ng dalawang bata. And the only reason why you're calling my show is because gusto mo na kahit papaano, kahit naiwalay na kayo ng asawa mo at meron siyang anak sa iba, supportahan niya yung mga bata ate. Well, ate, obligasyon niya ng pagiging tatay. No? And wala naman akong pwedeng itulong sa'yo, maliban sa manawagan ka sa kanya, na sana makaabot sa kanya ito. Diba? Kasi mga kaibigan sa relasyon, kung mag-asawa kayo ngayon ate at wala siyang maibigay, understandable yan kasi nandiyan ka eh. Wala siyang, wala nga ng talim kamote, gagawin natin. Nandiyan ka, magtutulungan kayo, kailang iniwan ka niya eh. Diba? Kasama yan sa dapat ipagkaloob niya sa'yo dahil iniwan ka niya, tama? Opo. Oo. Hindi naman pwedeng magbibigay siya sa, ano, sa Marso pa. Ano gagawin ng mga bata? Mag-hibernate hanggang March? Ano, tulog hanggang March, kakakain sa March, gano'n, dahil magbibigay siya, hindi naman maganda. Pero ate, only because ongoing yung kaso ngayon, hindi lang pwede pag-usapan ito, ano ang mensahe mo para sa kanya? Yung po sana. Lakasan mo ng konti, baka punta ha, kaya magpamasan siya. Kahit po, nagloko po sana siya, sana po, hindi niya pinabayaan yung mga anak niya. Gago yan, no? Ha? Tama ba, ate? Opo. Tantado talaga. Eh, sorry ha. Ang gawin kasi yung kaso, hindi pwede pag-usapan ito. But anyways, ganito, ano, Lady Grace? Po. Wala man itong pwedeng itulong sa'yo financially, but ako na yung hihingi ng paumanhin sa'yo, ha? On behalf of this guy. Eh, sa mga babae pong iniwan ng mga lalaki responsable, niloko, di ba? Kayo mga lalaki, kung gagawin nyo yan, di ba? If the marriage or yung relasyon, yung partnership is no longer working out well at gusto nyo nang umalis dyan, mag-usap kayong dalawa, ako, I would really, ano, recommend ako nagpapatay na sa loob ng isang bahay, bakit pa kayo naandyan? Diba, magkakaroon pa ng casualty. Diba, oh, someone has to go. Ganun kasimple yan. Pero parang awaan nyo na kayo mga lalaki, kung may anak kayo, huwag nyo yung pababayaan. Diba, oh, dahil nung ginawa nyo yan, kadaungol-ungol pa kayo parehas. Diba, hihirap na ibiniiwan nyo sa babae mga tarantado kayo mga pabaya, kayo mga lalaki. Alright? Pasensya ka na ate ha, wala. Kasi ongoing yung kaso, hindi natin pwede itong pag-usapan, ha? Opo. Salamat sa pagtawag. Salamat din po. Sige, ipagdarasal kita. Mag-pray mo rin ako para tabla tayo, ha? Sige po. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Mga kaibigan, si Mary Grace po yan ng Quezon City. Ano? Doon lang siya malapit lang sa Welcome Rotonda. Ano yan? Manila o Quezon City kaya yan? Di ba? Kasi gitna yan eh, di ba? Mm-hmm. Yan ang boundary ng QC sa Manila eh. Ang dami nakakantabay mga kaibigan sa atin, nagbabate. Pag hindi ko na isisang batiin, huwag na kayong magalit sa akin, ha? Ganun talaga, pag hit medyo, ano, nakupad ko nila. Pag binabati kayo mga tita sa Manila, andito sila ngayon, no? Kaya mga tita sa Manila sa buwan, oh, mga pak na pak ganun, ha? Iba ang datingan ito ngayon, mga nagmumurang kamanis. Mag-ingat kayo, baka igisa kayo bigla, ihalo kayo sa rellenong bangos. Ayan. Sabi ni Tin Costales, Papa Jack, don't tell him mag-absent ka na naman. Ay, hindi alam ka. Nagbabadya ako, no? Kasi pausa ko ngayon, birthday ko bukas ng gabi, wala ako bukas ng gabi. Ay, ulitin ko lang mga kaibigan, ha? Ako, hindi ako ng malaking tawad sa inyo. Sa paninda ninyo, kapatawaran sa mga magdadalaw tomorrow night and the next day on September, but tomorrow evening hanggang sa isang gabi, hanggang September 8, because I don't want any guests sa booth pag birthday ko. Alright, pag birthday ko, bukas ng gabi kasi sa lubong na birthday ko yan, so sa isang araw, September 8 birthday ko yan, only for the reason mga kaibigan that I invite my family to be in the booth with me for those ano, for those nights. Kasi all year round I give my life to you. Wala po akong day off. Araw-araw ako nagtatrabaho. Diba? Yung araw ng birthday ko, ako nahihiling sa inyo. So, pag may dumalaw bukas ng gabi para, you know, regular lagi MC na dito, at hindi pinapasok ng guard, ako nahihingi ng tawad sa inyo. Pero tumatanggap ako ng regalo, bakit naman din? Iwanan nyo sa guard. Diba? Kung wala kayong naisip regalo, mga kaibigan, huwag nyo ibalot ha, dahil hindi ako nagbubukas ng regalo. Hindi ko alam, may issue ako sa ganyan. I do not like ano, unwrapping gifts. So, garahin yun na lang kaya. Pag pera yun, kahit ibalot yun, buksan ko talaga yun. Biro lang mga kaibigan.
Hingi ako ng tawad, mga kaibigan. I will not be accepting guests tomorrow. Bakit daw, sabi dito sa Twitter. Hindi ko kasi gusto inaasikaso ko. Ganun kasimple. So, huwag na kayong magalit sa akin. Alam na, mga kaibigan ko yan. Tsaka, September is my birthday. Birthday namin ng nanay ko yan. So, I'd rather celebrate her birthday rather than mine. So, sa nanay ko, September 8, birthday niya. Ma, ang wish ko sa'yo, sana talaga huwag ka maubusan ng stock ng pulang lipstick. Ang Diyos ko talaga yung nanay ko talaga. Kung magkapag-lipstick talaga, alam mo, stoplight talaga sa EDSA yung nanay ko talaga. Happy birthday, ma. Happy 42nd. Para bata-bata naman. Happy 42nd birthday. Diba? Ang nanay ko nagturo sa akin, mga kaibigan, na mag-pray. Yung halimbawa, nag-iis siya ng bahay, tapos pumasok ka madumi ang paa, asabihin sa'yo na nanay mo, punasa mo yan, kakalinis ko lang, pag hindi mo nalinis, magdasal ka na. Mag-pray ka talaga. Magugulpi ka. Diba? Nabasa ko na sa internet yung joke na yun. Diba? Nanay, tatay daw, mga kaibigan, yun, ay, nanay daw ang nagturo, di ba? Na ano, sa atin, na, ng, ano, na, pagiging masinop sa bahay. Pag nag-away kayo magkapatid, sabihin ng nanay mo, hoy kayo magkapatid! Kung gusto niyo magpatayan, doon kayo sa labas! Kakaayos ko lang ng sala natin. Doon kayo sa labas. Maligayang pakikinig po sa lahat. Itawag sa akin dali, 832-6171 or 846-805-1 or 1-800-10-100-5683. Saying hi to Roy C. Caballero sa Korea from Norma. Tama, Norma. Ang pangit ng sulat, oh. Ito mga bisita ko, hindi ko alam kung anong tingin niyo sa akin. Detective ba ako? Parang sulat kayo, parang calligraphy, parang estero yung dati. Yan, Blesilda Barona. Ana, tinan mo. Diyos ko, sulat. Parang kinahayag na babuida mo talaga. Analisa Carpio Empleo. Huwag niyo, ayan, ibasahin ko. Para ba nagkamali? Kasalanan ninyo. Analisa Carpio Empleo. Siya yung pangit sulat. Ang pangit, grabe. Yuck! Tindiring-diri, ah! Ah! Ang pangit ng sulat, like, ah! Ayun naman. Ah, sabi ni Regina, bukas birthday ko din sa... Ah, talaga? Birthday mo rin bukas, Mama Regina? Oh, talaga may birthday sa iyo, ha? Ka-birthday pala kita. Diba? Diba ka-birthday ko siya, Mama Mary? Ay, makilit pala. Oo. September 8. Ayan. Dami kong ka-birthday. Actually, birthday rin ni Alex de la Cruz. Yung office mate ko. So, darating na Friday. Hello po. May caller ulit tayo na sa kabilang line. Si Joy ng Antipolo. Hello, Joy. Hello po. Good evening. Hi, Joy. Hello po. Magandang gabi. Good evening, Papa Jack. May radyong bukas? Wala po. Wala. Ilan taon na si Joy? 18. Anong ginagawa sa buhay niya? Wala po. Wala. Wala nga ka lang. Bakit yes. Wala kang ginagawa? Hindi ka nag-aaral? Ganun? Ay, mag-aaral pa lang po. Ah, mag-aaral pa lang. Nakinig yes. Ilong? Grabe, wala ka-tornado ang dati nun. Kailan yung mga ilong mo? Eh, Diyos ko naman lang. Naka-ano ka ba? Naka-headset ka ba? Ay, hindi po. Phone lang. Ah, phone. Wag mo ano ha, wag ano malapit sa ilong, baka masingot mo si Zap, maglaho bigla si Zap dito. Sorry. Anong kurso ang kukunin mo? Ano po, ngayon, HRM. Ah, ngayon? Eh, next week, ano na? Bakit mag-iibat pa? Kasi po. Ate, wait lang ha, nakalaut. Hello? Bakit nagdodoble yung boses ko? Are you on loudspeaker? Okay na po. Huwag mo i-loudspeaker, ha? Opo. Kasi ngangat-ngatin kita. Kinakabahan ako eh. Ba't kinakabahan ka? Hindi mo ta-audition. Yeah. HRM. Opo. Yeah. Bakit mo gusto mag-HRM?
gusto kong matuto magluto, Papa Jack. Eh, hindi ka tumulong sa nanay mo araw-araw. Diba? Eh, siyempre, iba pa rin. Alam mo, may... Oh, ito, napagkukwento ka lang. Man, nanonood ako ng ano, mga singing contest, no? Sumali po ako singing contest kasi gusto ko pong magkaroon ng malaking bahay. Bakit ka sumali dyan? Di ka mag-aral. Diba, ang premium bahay? Bahay? Ikaw, mag-HRM po ako. Bakit gusto ko matuto magluto? Bakit HRM? Araw-araw ka tumulong sa nanay, matututo ka. Wala lang. Eh, trip mo yan. Bahala ka. Ah, sige na ate. Ano mo pag nilingkod ko sa'yo? Ano po? Ay, kukwento lang ako. Kukwento ko po. Hmm. Kasi, kaya ko lang. Ha? Kasi, wala po. Kasi ganito po yun. Hmm. Nung etong last year po ng August, nag-aaral ko po ako nun. Hmm. Tapos, anong course mo nung last year ng August? Psych po. Psychology. Psychology? Ano? First year, first sem lang? Ganun? Hindi ko po kasi natapos eh. Nag-stop po kasi ako. Pero napag-aralan mo kasi si Sigmund Freud. Opo. Sigmund Freud is the father of modern... psychology. Psychoanalysis. Diyos ko naman ang bata mo. Ano kaya ba naman natapos na? Ayun po. Actually, hindi ako sure eh. Ngayon, bento lang naman ako dito. At least, may disclaimer, di ba? Anyways, ate. Okay. Anong kwento? Ayun po. Last year ng August, edi nag-aaral pa po ako noon. Tapos, wala po akong love life noon. Hmm. Kasi isang beses, nagparamdam yung ex ko sa akin. Ayan. Paano ate? Panaghoy, gano'n? Malamig na hangin, alulong ng aso, amoy kandila. Diba? Ano po, sa IG, nag-IG ako. Tapos nakita ko, bago rin siya sa IG, sinalo ko siya. Tapos nag-follow back naman po siya. Ah, nauna ka magparamdam, hindi siya nauna. Opo. Oh. Ayun po, finalo ko lang siya. Pero so, di ba, maliwanag yun na nakita niya na nag-follow ka sa kanya. Opo. You were the one, ha, di ba, who made the first, connection. Opo. Kasi di ba, mag-a-appear sa IG yan, sa Instagram, di ba? Your Facebook friend, Keme, di ba, is now on Instagram. Mm-hmm. Di ba? Opo. Opo. Okay. Oh. Tapos yun po. Tapos mga after 30 minutes, nag-chat po siya sa FB. Okay. Na parang hi, ganyan. Yeah. Edy, naging kayo, Adin, nung naging kayo, gaano katagal kayo naging kayo? Saglit lang yun, no? Kasi, hindi, kasi... Gaano kasaglit? Wala, mga 2 months lang siguro. Okay, but kailan kayo naghiwalay? Ano po, mga 3 years ago. Ah, matagal na. Matagal na mga po. Tipong ano, 15 ka pa lang nun. Kaya nga po hindi nag-work bata pa ako. Oo, 15 anyos. Para ka palang love radio, 15 anyos ng number one. Dalaga na kami. Diba? Sorry. So, tapos? Po. Ano po? Edi, nagpaparamdam siya. Hindi po ako nagre-reply pa nun kasi parang, ewan ko. Tapos yun, parang, uy, kamusta? Edi, nagre-reply na ako po na, eto, okay lang, ikaw, ganyan. Mm. Hindi naman po sobrang matagal yun convo namin. Mm. Tapos, yun. Tapos, wala na. Sunod-sunod na. Siguro po mga after 2 days, nagpaparamdam siya, ganyan. Hindi ko po talaga siya pinapansin. Hanggang sa siguro po, after 2 months, ganyan. Mm. Yun, parang na-fall na ako sa kanya kasi lagi siyang nagpaparamdam nga na ganyan. Tapos once na nagkikita po kami, pinapansin niya talaga ako. Tapos sasabihin niya ako. Nagkita kayo, wala ko pinapansin. Sira ka pala eh. Hindi kasi po, magkalapit lang rin kami ng bahay. Ah, pag nagkakasalubong kayo. Opo, ganun po. Yun, pinapansin niya na ganyan. Ako. Ano mga datingan ang pansin niya sa'yo? Uy, Joy, ganda mo ngayon. Later, hindi na ganun. Hindi nga eh. Paano? Ano, parang, uy, saan ka pupunta? Yeah. Ganyan. Ano mga sagot mo baga? Wala kang pakingan. Hindi naman, Papa Jack Meter naman nun. Tapos yun po. Kumbaga, ang tawag yan, small talks, di ba? Kumbaga, just to spark a conversation. Tapos yun, edi parang, syempre, na-fall na naman, na-fall ako lalo. Ba't ganyan kayo mga girls, no? Konting ano lang, no? Kasi mga guys, nag-trip lang naman yung mga iba dyan, di ba? Tapos yun po. Yun, di ba, na-fall na ako after 2 months na nagpaparamdam siya, ganyan na hindi ko pinapansin. Tapos, nalaman, nagkaka-chat na po kami, kinuha niya number ko. Tapos, every time na hindi ako magre-reply, tumatawag siya.
ganyan. E di okay. Tapos one time, nalaman ko po, may girlfriend siya. Nag-post po kasi siya nun sa Facebook eh. Nalaman ko, e di... So, ibig sabihin nun, yung mga pagkakataong binabati ka niya, he was just trying to be a nice guy to you. Diba, walang meaning. Yung may jowa eh. Diba? May meaning po kasi yung mga sinasabi niya na parang pwede pa ba na ganyan. Tapos nalaman ko na may girlfriend. Ay, may mga ganun dialogue, pwede pa ba? Opo, wow. Mga ganun. Kaya po. Pala umasa ka din. Mm-mm, ganun. Mm-hmm. Tapos ano, edi yun, nakakadya. Noong mga time at ginaganong kanya, hindi ka ba nag... Ano, naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Lumayo ka sa dingding ata. Ayan. Ayan. Doon ka sa... rooftop. Sa bubong. Pasok ka, pasok ka sa loob ng freezer. Para. Ang liit nun eh. Okay. Noong mga time na ano atin na nagagaganon siya, hindi ka na ginalam baka may jowa, gano'n. Baga kinilig ka nila. Ay, hindi po, hindi. Kasi parang sa akin, parang, ay, ba't ba ganito to? Siguro seryoso nga na ganyan. Tapos yun po. Tapos nalaman ko nga, after 2 months, nalaman ko nga po na may girlfriend, ganyan. Tapos yun, ay, hindi na ako nagparamdam. Tapos, this April, etong year na to po, nagka-boyfriend ako. Oh, yan na. Ah! Kinilig si Ma, direct Ma, anak ko, kinilig si ano, direct Andrew, ano, Dirial, direct Mamo, kamusta ka na? Sabi niya, alam mo, sabi dito ni direct Mamo. Ano po? Kukunin ka niya sa concert. Yun, bouncer, ano ka ba? Mga biro. Matapos, hi direct Mamo. Kasi po, ano, nung April, nagka-boyfriend ako. Tapos, mga last week ng April, paramdam na naman siya, nagkita na naman kami, ganyan. Tapos parang sa akin, parang wala na. Tapos sabi niya, wala na akong girlfriend, ganun. Iwalay na kami, niloko niya ako. Tapos sabi ko, oh, anong gusto mong gawin ko? Ganyan. Tapos yun po, ano, mga May, ganyan, nagkakausap ka rin po kami. Tapos po, eto na nga po yung, eto na po, paikliin ko na po yung story. Habaan mo lang, ato ko trabaho ko to, sige lang. Ayad ako. Ay, ano ba ngayon? Oh, good. April, May, June, July, August. Mga, ano po, June yun. June 24, ano po, magkasama kami. Bakit wala kayo magkasama? Na boyfriend nun. Break na kami ng boyfriend ko, 2 months na. Oo. Oh. Bali, 2 months lang kami na. Bakit kayo magkasama? Dinasan kayo at ba't kayo magkasama? Pagkukantuan po. Ganon. Doon lang din po malapit sa bahay. Okay, oo. Opo, yun po. Tapos, nakita niya, hawak ko po yung phone ko. Kinuha niya po. Ah, ba't niya kinuha? Tapos, ayun ko doon. Tapos po, ano, may nabasa siya sa inbox na yung mga text po ng ex ko sa akin. Na parang ano, labas ka, nandito ako, may bibigay ako sa'yo, hindi na ba maayos to, mga ganun po. Tapos, nung binabasa niya po yung mga text, sinayaan ko na po siya. Then may nabasa daw po siya sa sent items. Sabi ko, ano yung mga nababasa mo sa sent items? Di ba yun yung, ayoko, natigilan mo na ako, ganyan. Tapos nung time po na yun, umalis na po siya, sobra siyang nagalit sa akin. Tapos last text niya po sa akin, ano, manloloko ka, hindi na, ayoko na, ganyan, niloko mo ko, ganyan. Akala niya, siya lang, ganyan, ganyan. Tapos, ano po, hindi niya na daw ako guguluhin. E di yun, e di siyempre, ako po, nagsisorry ako sa kanya. Tapos, ang dami kong text, ang dami kong tawag. Wala, never po siyang sumagot doon. Tapos, yun po, June, mga July po, ano, eh di wala po talaga siyang paramdam. Tapos siguro po mga after 1 month noon, mga July 20, ganun, or 19, ganyan, after ng birthday niya, eh di nagtetext ako sa kanya na parang, kamusta ka na, okay na ba, ganyan. Tapos wala. Ibig sabihin natin, ikaw na patay na patay nag-ahabol, ganun. Eh kasi itong pinsan, wala naman kasi ako talagang kasalanan. Pero ayaw, di ba? May kasalanan ka, wala. Ayaw niya sa'yo, bakit nag-ahabol ka? Ayun na nga po. Tapos eto na po. Sorry. Tapos ayun. Tapos nag-text siya sa akin isang beses dun sa mga text ko na sabi niya, ano bang problema mo? Tapos sabi ko, sabi niya? Opo, opo. Nag-text siya, ano bang problema mo? Tapos sabi ko, gusto lang natang makausap. Tapos para saan? Ganyan. Sabi ko, kahit wag na lang ako yung tanggapin mo, kahit yung sorry ko na lang. Ayoko kasi ngayon nagagalit sa akin. Tapos yun, hindi niya pa rin po natanggap. Wala. Hindi na siya. Mga kabataan ngayon, no? Ayoko mo na nagagalit sa akin, pero pag nanay niyo galit, okay lang kayo.
Hindi po. Kasi yan po. Pag hindi ka naglaba ng panty nyo, nagalit nanay nyo, kaya rin lang. Kasi yun po, ano, off, edi yun na po, wala na, edi nayaan ko na naman. Tapos itong mga August na, ano na po na ni, mga 1:30 a.m. Ganyan. Kasama ko pinsan ko na ni, matutulog na kami, nagkukantuan na kami, pampaantok. Tapos may tumawag sa akin. Eh alam ko yung number na yun, kabisado ko po kasi yung number niya. Oh, sino yan, sino yan? Oh, siya ko na po. Siya ko na po yun. Ano oras yan? 1:30 na yun. 1:30 na yung madaling araw? Opo. Ano po? Hindi lang makatulog yun, sira. Ayun na nga, word lang. Ayun na nga po. Tapos sinagot ko. Kasi, malamang kilig na kilig ka na, di ba? Yung kahit antok ka yun. Ay, oo nga, kahit galit ako eh. Tapos yun po, ano. Sabi ng pinsan ko, ayun na, baka mag-sorry na din siya sa'yo. Katanggapin ka na niya, ganyan. Tapos sabi ko, eh, iyayaan mo na muna. Ganyan. Parang, ay, anong ending? Sinagot mo, hindi. Parang tapos na. Sinagot ko pa. Sabi ko sa kanya, oh, anong problema? Tapos sabi niya, nag-text siya muna pala po na, ano, na sad face. Tapos sabi ko, oh. Tapos hindi ako nagre-reply pala. Tapos nung sinagot ko po, sabi ko, oh, anong problema? Sabi niya, gusto ko ito makausap. Tapos sabi ko, para sad. Tapos sabi niya, basta. Tapos sabi ko, tapos binaba ko na. Tapos tumawag na naman siya, hindi ko na sinasagot. Tapos nung mga pang 5 na tawag niya po, sabi ko, ano ba, natutulog na ako? Mga 2 na po nun. Tapos sabi niya, pupunta ako ngayon din sa tapat niyo. Tapos sabi ko, ano ba naman yun, matulog ka na lang, ganyan. Ayop, Gerald Anderson ang dating yun. Binaba ko po. Sana ka umulan pa nun para maganda yung pag-aantay niya dun, di ba? Tapos nakapag yung t-shirt, tapos baba ka tumasal, gano'n. Grabe na nung oras, tapos binaba ko po yung phone. Tapos nagte-text siya, bigla siyang nag-text na, malalabat na ako, nandito na ako sa labas, hindi mo ba ako lalabasin? Tapos sabi ko sa pinsan ko, ayaw mo siya dyan mag-antay. Tapos sabi niya, sige na, labasin mo na para matapos na. Tapos yun po, edi nag-usap na kami, baba Jack. Tapos sabi ko sa kanya, nung una nun, sabi ko sa kanya, gantong oras, tamang labas ba ito ng babae? Tapos sabi niya, eh gusto nga lang kitang makausap eh. Ay, gusto ko yan, ha, yung ganyan, yung kahit paano meron kang ano, diba, aware ka na alas dos na madaling araw, tama ba yan, para lumabas ay isang babae, diba? Tama yun. Okay, pero okay. Lumabas ka, parang sara ulo ka rin, eh. Kasi hindi siya alis. Dumayalog ka pa, eh, lumabas ka rin. Eh, mamaya kumatakbo sa bahay, di nayari pa ako, diba? Iyaan mo siya mo, diba? Iyaan mo ang nanay magbukas sa kanya. Tapos? Tapos yun po. Tapos edi sabi niya, sabi ko sa kanya, lumabas lang ako para labasin ka. Sabihin ko sa'yo, umuwi ka na anong oras na. Lumabas na lang. Tapos ayaw niya papadyo kasi once na umuwi daw siya, baka di ko na siya kausapin ganun. Edi yun, tapos naging okay po kami noon. Nung gabi niya. Nung yun. Nang walang kamalay-malay magulang mo na habang tulog sila nandun ka sa labas ng bahay niyo. Opo, sa ilit lang naman yun. Ganda, dapat magkaroon ng pelikula. Ang title ay Ang Pagtakas ni Nene. Kaya nga daan-daan lang eh. Para ano. Pero yun po, eh di naging okay kami. Kinabukasan po ng umaga, sabay pa kami nun kumain. Kumain. Tapos po, eh di yun na. After po nung araw na yun, di ba po nung naging okay kami, kinabukasan, kumain kami. Tapos nung sumunod na bukas po, wala na siyang paramdam sa akin. Yun. Ano po yun, Wednesday po yun, ng buong araw ng Wednesday, wala. As in, nagtatext ako, tumatawag ako, wala. Tapos Thursday ng umaga, nag-check siya. Sabi niya, sorry babe, wala akong load, kaka-load ko lang. Tapos yun, tapos sa akin parang, ano yung tawag ko, ba't di mo masagot din yan? Tapos yun, wala. May ganong telepono ngayon, pag wala load, di rin makasagot tawag. Bago yan eh, actually. Nagpo-Pokemon yan, Papa Jack. Ganyan talaga yan, oh. Tapos? Nagpo-Pokemon. Tapos yun po, tapos wala. Hindi na siya nag-reply. Sinin niya na lang ako, ganyan. Tapos, yun, parang sa akin, parang, kasi po, ilang beses na rin po nangyayari na babalik siya, tapos mawawala siya, tapos babalik na naman. Parang, after 2 days, yun na po yung pinakamatagal na okay kami, 2 days, tapos mawawala na naman. Tapos, ang reason niya po sa akin, bakit? Ikaw ba yung nasaktan? Ganyan. Nasaktan daw po siya. Tapos, ayun, ewan ko po, kasi yung eto pong pinakalas na ginawa ko, tumawag ako sa kanya. Namimiss ko na kasi siya eh. Yup. Malami ka na maging tanga pero dyan sa pagkasweet ka pa.
Ay, thank you. Tapos, ayun po, ano, nag-text muna ako. Tapos, napanood ko kasi siya mag-basketball noon eh. Yan o, yan, grabe. Yun. Yan o. Tapos, ano. Yung mga tipong pag pinawisan, di ba? Ba't yung mga ganyan lalaki nakakabusip, no? Mga lalaki pag pinawisan, hot tignan. Derek Ramsey, di ba? Pag pinawisan na parang hot na. Pag ako pinawisan, ang baboy ko tignan. Napaka-unfair ng buhay. Ikaw? Pag oo. Ikaw? Pag si Derek Ramsey ang pawis, diba? Daniel Padilla, pag pinawisan, medyo, di ba? Ang dating parang, wow, manly. Pag ako pinawisan, dugyo. Pag ganun. Hindi naman siguro ikaw na life is unfair. Okay. At alay mo na tapos. Tapos ano, ano naman yung sabi ko mo kaya? Wala. Ayun po. Nag-text ako sa kanya, sabi ko. Yung name niya, tapos hard face, sabi niya. Ay, mga 5 na text po. Ang last text ko, sabi ko, nung ikaw gusto mo akong kausapin, pumayag ako. Ano ba naman yung kausapin mo rin ako? Tapos ang reply niya po, problema mo ba? Yun po yung reply niya. Sabi niya? Opo. Ay, bali nung ano lang po yun. Nung, Diyos ko, pag ganyan ang lalaki, magpupoke mo na lang ako. Hindi po ako nagpupoke mo. Hindi ba? Tapos ano po, Saturday lang po yun, Papa Jack. Itong Saturday lang. Lang gawin. Tapos ano, sabi ko sa kanya, kausapin mo ko. Tapos sabi niya, para saan? Sabi ko, gusto kong maayos to. Ang reply niya po, maayos pa ba to? Patawa ka. Sabi niya sa akin. Sabi! Opo. So sabi ko, ang reply ko po doon, ano, sabi ko, bakit? Sabi ko sa kanya, buo na sarili ko, matatanggap mo pa ba ako? Reply niya po, ikaw nga, sino bang nagkamali? Tanong mo sarili mo. Tapos ang reply ko po, oo, natanong ko na sarili ko. Busy sarili ko. Ako nga po eh, sumagot eh. Sabi ko, oo, natanong ko na sarili ko, mahal na mahal ka na sarili ko. Ganyan. Tapos, ano, sabi niya sa akin, patawa ka, puro ganun po. Tapos, bakit pagkamataan, no, napaka-symbolic nila, no? Hindi ko mag-gets talaga. Dati may bisa akin ng letter, bukas yung envelope. Tapos sabi may paliwanag pa. Iniwan ko bukas yung ano yung envelope, hindi ko singil kasi yung love ko sa'yo ay open. Sabi ko ba, ano yun? Anong meaning yun? Ano yung kahulugan ng open yung love mo sa akin? Ang parang tayong tanga dito. Ano ba sabi lang? Wala lang ha. Ito ko lang may makomment para may participation ako. Tapos? Ayun ko, ano, edi tumawag ako. Sinagot niya. Lasing siya ng Papa Jacky. Kasi may ganap sila nun eh. Kasi nga, ano, yun, sabi ko sa kanya. Ano, akit ka dito, usap tayo. Tapos sabi niya, ayoko umakyat, ikaw bumaba dito, ganyan. Tapos binaba niya, tapos tumawag na naman ako, sabi ko, sige maya, ganyan. Tapos nung time po na yun, sabi niya, bahala ka, matutulog na ako. Tapos nagmumura na siya nun, minumura niya na ako. Tapos sabi ko sa kanya, grabe, ganyan ka na ba, minumura mo na ako, hindi kita minumura. Hindi minumura, pero ganun, tsaka ba't ko sasabihin, hindi mo ako minumura kung hindi naman talaga. Parang topic eh, no? Yun na eh. Tapos yun po, tapos ang ginawa ko po, ano, pumunta ko, kasi alos malapit po talaga. Nag-text ako sa kanya, sabi ko sa kanya, sige, ano, basta pupunta ako dyan, makausap ka lang. Tapos sabi niya, bahala ka, matutulog na ako, good night. Tapos sabi ko, pupunta ako, pinapaalam ko lang sa'yo. Tapos yun, hindi na po siya nagre-reply, hindi na po siya sumasagot sa mga tawag. Tapos nandun po ko sa tapat ng bahay nila, Papa Jack. Kasama ko naman ko pinsan ko, lalaki. Tapos yun po, sabi niya. Sabi nga po ng pinsan ko, ano ba naman yung ginagawa mo ate, ganyan. Tapos sabi ko, hindi kasi syempre, sa part ko rin, oo, may kasalanan din ako eh. Gusto ko lang naman na tanggapin niya yung sorry ko, ganun. Tapos yun po, tapos nakita ko pa nga po yung kuya niya eh. Tapos hindi ko sinasabi na siya, yung kapatid niya inaantay ko. Tapos sinat po ko ng kuya niya. After nun, parang sabi ng kuya niya, wag mo na ulit gagawin yung ganyan kasi sayang na sayang. Mga ganun po. Yan, oh. Tapos yun, Papa Jack, ano, siguro mga almost 1 hour ako nag-antay sa kanya. Tapos wala, hindi talaga siya lumabas, hindi niya ako inantay. Tapos ang dami kong text na parang, ano, hindi ka ba talaga lalabas ganyan. Tapos parang yun, pag-uwi ko. Ano yung tanong mo sa akin? Ano, hindi ko po kasi alam yung gagawin ko kasi po. Wala kang gagawin, tanga. Gagawin mo. Ano po? Nagatabuyan ka na, ayaw mo tumigil. Hindi, ayun na nga po. Ayun na nga. Tama po, na, you don't have to do anything. Do not reach out, do not do anything.
Ayaw sa'yo? Malinaw sa'yo yan? Yun na nga po. Ayun pala eh. Di ba? Diba? There's even no point of talking about the guy. Ayaw sa'yo eh. Kababae mong tao, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Nag-aahabol ka? Naawa. Okay. Eh kasi nga po, ganun. Nagkaparamdam siya. Ang digas din ng mukha kasi na ganun. Ate, wala ka nang pakialam. Di ba, you deserve a better guy. Stop being so cheap up, di ba, on you, di ba, and being hard on yourself na as if kasalanan mo na it's not working out. You are, what, 18 years old? Ako. Di ba? Pangit na pangit ka pa sa tsura mo at napatay na patay sa lalaki yan. Di ba, ganun, napaka-cheap mo naman. Kadiri na makachipan mo. Namumura ka ba yung tabuyan ka? Habol ka ng habol. Parang ang gago ka. Dami lalaki na nanamantala. May kagaya mong tanga. Ako nanay mo. Sinapak kita ngayon. Kachipan mo. Mga bayan ganyan. Kachipan din yung disco po. Diba? It's been, diba? More than one occasion that this guy drove you away. And then, here you are, magtatanong ka na, ano bang gagawin ko? Tanga ka ba? Hindi ba talaga alam anong... Nagtatabuyan ka na, magtatanong ka pa, anong gagawin mo? Bobo. Kalandian mo masyado. At desperada ka masyado. Parang nauubos ang lalaki sa mundo. Ano gusto mo? Magmakaawa hanggang maging kayo? Hindi po. Pala naman eh. Hindi kasi nga po, kahit sana, sorry ko na lang tanggapin. Ate, you cannot enforce, di ba, an apology to someone who is not willing to accept. Hindi siya willing, ano gagawin mo? Di ba, kung kahit compassion na lang meron yan para sa'yo, ate, di ba, madaling tanggapin yung pagingin ng sorry mo eh. Eh, ni compassion, wala sa'yo eh. Tatigil-tigilan niyo ako yung kahit sorry lang, ate. Sabi mo, mapapansin ka. Why be bothered kung ayun tanggapin yung sorry mo, ate? Di mo naman jowa yan. Jowa pa tawag dyan? Hindi po. Laki mong tingas at kalahati kang bobo. Mga babaeng ganito, para ayun tanga. Lalaki, may katabuyan na kayo palayo, di ba? Minumura ka na, may katabuyan ka palayo, habol ka ng habol. In your story, di ba, this guy, ano may ingay? Yung TV po, wait. Ay, hindi na matay yung TV, bababa ko to. Okay na po. Sayang kuryente. In your story, ate, wala akong nakita na minahal ka na lalaking yan. Nag-iisip ka ba? Diba? Nag-iisip ka ba? Yan ba yung halaga mo sa sarili mo? Kabubuhan mo. Magtatanong ka pa nung gagawin mo. Asan ka ba ngayon? Sa bahay po. Halika rito. Punta mo ako. Sagot ko yung grab mo. May Uber. Sampaling kita ng alpombra na magising ka. Kung gusto mo sosyal, yung Crocs, mas makapal lang kaunti. Nakakapanginit ng ulo, tapos iiyak-iyak ka. Grabe, nilo ako pinaasan niya. Ang linaw-lino, ayaw sa'yo. Ayaw sa'yo, tumigil ka na. Okay po. Ha? Okay na po. Opo. Ano, minamimiyasan yung mga lalaki. Ending pag niloko kayo niya na ang lalaki, di ba, it's very easy for us to be stupid and to be difficult natin. And you're not just tolerating that, you are embracing that as if it's a gift from him. Tanggapin mo yung sorry ko kahit di ba ko patawarin. Botlos. Nag-iisip. Init ng ulo pag ganito. Pakachipan. Mano ka naman, mahiya ka naman sa pag-aalaga ng magulang mo sa'yo. Lalagaan ka ng magulang mo, gaganyanin ka ng lalaking yan. Gaganyan mo sarili mo sa kanya. Ano? Sorry. Sorry ka sa akin, jowa kita?
Hindi ako yun po. Gusto ko lang po rin na ganyan. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Hindi marinig. Ililan mo na yan, ha? Opo. Joy? Po. Pasensya ka na, naiinis ako, ha? Yes. Hindi naman para sa akin yan, para sa iyo yan. Okay. Hanap ka na lalaki, ate, tuturing kang Reyna. You deserve that. Be with a guy, ate, who will pay respect sa iyo. Hindi na lang sa pagiging babae mo, pagiging tao na lang. Diba? But ultimately, ate, you cannot ask from anybody what you cannot provide yourself. Respeto, hindi mo maibigay sa sarili mo. Paano kayo respeto ng lalaki? Ate, napatay ka sa kanya, parang siya bang huling lalaki sa mundo? At bagay mo yung pag-aaral mo. Mag-aaral ka. Yung mga nag-aaral ngayon, mga kaibigan, ha? Tapusin niyo yung pag-aaral ninyo. Tapusin niyo yan. Honestly, tapusin niyo yan. Pag-graduate kayo, madali ang love life, period. Napakadaling love life pag-graduate kayo. Diba? Kung may mga jowa na kayo, diba? At nag-aaral kayo, gamitin niyo yung inspiration yan. When you're going, ikaw mag-aaral ka next time, diba? Opo. When you're going to school, your first duty, more than anything else, to be a student, not to be a girlfriend. Understood? Opo. Huwag mo nang ulitin ito, ha? Mamakaawa ka sa lalaki, para kang tanga. Okay? Opo. Thank you, Papa Jeff. Pasensya ka na kung masakit ako magsalita. Hindi, okay lang po. Wala mo akong pakialam kahit hindi okay. Para sa'yo din naman yan. Alright? Opo. Sige na, ate, bibigyan ka na ng pagkakataon ngayon para mag-goodbye na sa kanya. Nung ilabas mo yung ano, nararamdaman mo, baka ang baho na yan. Okay, dali. Goodbye na lang po, ah. Eh, ano mo, dikit mo yung labi mo sa phone, di kita marinig gan. Goodbye na lang po. Ha? Okay na po, opo. Sige, dali. Masabi. Sorry, thank you, and goodbye. Ganun. Sabihin po yung pangalan. Gusto mo yung student number niya. First name lang. Yay. Sorry kasi siguro ano, nakukulitan ka na rin sa akin. Pero unti-unti ko rin naman kasi nare-realize yung mga ginagawa ko sa'yo eh. Na someday nare-realize ko rin kung ano yung halaga ko. Nang hindi na ikaw yung nagiging dahilan siguro. Thank you kasi dumating ka rin sa buhay ko. Tapos, ano, kahit pa paano, yun, wala na akong masabi. Sakit na rin kasi. Opo. Okay na po, yun, wala na talaga pa ba. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Hindi na makausap. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Opo. Alright? Okay po. Walang masama to show your love to a guy. It's never wrong. It's never a crime, di ba? To proclaim that you love a guy. Di ba? And I've been educating you. Masarap magpakatanga when it comes to love. Only for the right person. Opo. Masarap magpakatanga pag-ibig, mga kaibigan. Yan ang tunuturo ng pag-ibig sa atin, mga kaibigan. That's the downside of being ano, in love. Magpapakatanga ka. There will always be someone in this lifetime who will make you feel that it's okay to be stupid. But do that for the right person. Now ask yourself, is he the right guy? Alam mo yung sagot, hindi, di ba? Opo. Salamat sa pagtawag. Thank you, Papa. Bye-bye, thank Joy. Pasensya ka na sa mga sasabi ko, ha? Okay lang po, thank you. Huwag mo nang ulit, mag-aaral ka mabuti, magtapos ka, pag nakapagtapos ka, di ba mag-HRM ka? Yes. O di, ang ganda mo pala. Umawa, malamang hindi. Siguro hindi, no? Ay, nako! Ako ka! Kaya pala, habol ka ng habol. Hindi, habol lang kasi tayo. Ay, dapat. Ay, taga. Sa maganda ka nga. Okay, next topic na. Baka maligaw pa yung usapin. Salamat sa magtawag, ha? Opo, thank you. All right, dati. God bless you. Bye-bye. Opo, thank you. Ay, nako. Mamaya mag-text na naman nanay ko, anak, okay ka lang ba? Sabi ko sa nanay ko, Ma, I'm just trying to save our future generation. Diba? Oo. Oh.
kaisa ako ng pamahalaan sa pagsugpo, mga kaibigan, sa mga ano, sa nakaka-addict na pagkalulong ng mga kabataan sa alang kapararakang pag-ibig na, di ba? May kapararakan yan. If it's the right guy, if it's not ruining your future, if it does not mess up with your life. Ay, nanay ko, speaking of my nanay, oh. Anak, pakibati naman si Rainier. Ayan, Risa, AJ, galing kay Meme. Sabi naman ang pangalan, Meme. Ayan. Ito, ano, ano to, Orofar L, ano, lozenges. Ah, talagang. Ito daw inumin ko, intake of salabat. Try mo din lemon juice and honey mixture. When drinking plain water, put a slice of lemon. Kumal ng lemon, 32 pesos yata isang peraso. Mahal, no? Kaya mo nang pausa, okay na yan. Mahal, mahal ng lemon. Kuripa to ka sa sarili ko. Hindi ko alam bakit. Happy birthday to Scarlett Philip Cheng Aquino. Hello Kenji, ayan. Aquino pala. Cheng Aquino. Hello Kenji, Kodoma, Vani Chua, Cheng, CJ and Rani Samson and JD Chua. Maligayang pakikinig po. Hello Lay, Will, Sherwin, Aizel, Diana, Gem of AJRP from Madam. Social Madam. Jerome Quaresma, Alexander, ano to? Genevieve o Genevieve ng Dasmariñas, Cavite. Nabati ko na yung iba. Ayan, hello po sa inyo. Ano to? Good evening, ano to? Three. And, Troy ba to or three? Three. And Maris Roque, Shinbo and Lenlen Nieto. Happy birthday, Papa Jack, from Iram. Ayan, malamang Maria lang yan. Iram talaga yan? Ay, talaga. Iram Mark. Mamita Dada. Pinagalit ka dyan pangalan. Siguro nakahanda na yung pangalan Maria. Ay, lalaki pinanganak. Ginawang Iram. Ganun lang yon. Papa Jack, pakibati naman. Sina Ate Glenda Malang, Laylin Miranda. Sampo ng kasamaan. Ilang OFW Taiwan. Gabi-gabi nakaantabay. Pagbati mula kay Ang Cortis. O yun talaga nakasulat, ha? Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hello po mga kaibigan, sa lahat ng mga nakikinig din sa Bayong Dagat. Humanap ka lang, ito rin kang Reyna. Ah, sabi ko pala yan. Yung mga ano, no? Yung mga lalaking pag pinawisan, ano? Pupogi ako. Buti na lang ako, pag galit ako, pupogi ako. May bawi naman. Siyempre gumagawa ako ng kwento. Maganda dyan. Yung mga nakahantabay sa Tarlac, sa mga kaklase ko, sa mga ka-boardmates ko sa Pangasinan at sa ano to, Katchilar at Mejia family. Sa Bayambang. Gabi-gabi nakahantabay sa TL7 ni Roldo. Ito talaga sa Bayambang. Hello po sa Bayambang. Ang tricycle capital ng Pangasinan. Diyos ko, 1:5 yata ang tricycle dyan. Kada limang tao, may nakalang isang tricycle. Ang daming tricycle dyan. Grabe talaga. Sa Bayambang, Pangasinan. Malapit sa bahay namin yan. Yung simbahan dyan, nalala ko. Kasi nagtrabaho ko sa catering dati. Waiter ako, tapos ako kami rin ng kuya ko yung naka-incharge sa pag-aayos ng bulaklak simbahan. Pag yan ang simbahan sa Bayambang, inaayusan namin. Ako, ang daming bulaklak. Ang haba-haba ng aisle. Oh, ang haba nung aisle. Kaya pag ikaw yung bride, maglalakad ka dyan, kailangan pwede ka. Ang haba. Oh, ang sarap maging bride. Ang haba talaga ng lalakarin mo talaga. Oh. O baka dahil maliit lang ako nun. Tawag ko. Nang habang-haba ako dyan, pag yan talaga yung naayusan namin. Ah, hello mga kaibigan sa mga nakaantabay sa atin na masakit ang pangangatawan. Alam niyo, pag masakit pangangatawan ninyo, diba? Okay, may nararamdaman ba kayong kahit anong klase ng pain? Ayan, ganap yung ganap.
Alam niyo ba na ang Laksan hindi lang pang body pain, pwede ito sa iba't ibang klase ng paining tulad ng rayuma, flu pains, headache, toothache at dysmenorrhea. Laksan FR, kaya ang iba't ibang klase ng pain. Maging commercial talaga tayo niyo. Ako rin ang model niya. Laksan FR, kaya ang iba't ibang klase ng pain. $7.65 lang, mga kaibigan. Magkwentuhan tayo bukas ulit, mga kaibigan, about Laksan FR. Okay, mamaya, ha? Yung mga gamit sa bahay na maraming gamit, maraming functions, parang Laksan FR. Marami, ha? Marami ang kayang klase ng pain. Hello po. Wala na ako ito. Mahabol na bati. Tapusin ko lang yung mabati ko dito na matapos na ito. Mabati naman, sabi dito, ayan, sa Friday, birthday ko din sa Friday, from Rhode Island, si PJ Shea. Hello po, ayan. Papa Jack, paano po tumawag sa line ninyo pag overseas? Tawagan mo yung landline ko, yung hindi yung toll free, ha? The number to call is 832-6171 or 846-8051. Pause ka na naman, advance happy birthday. Opo, pause na naman ako, hindi ko alam kung bakit. Pabati naman kami sa Dapitan, Kimberly Kenchi and Rochelle. Lagi kami nakikinig, nagre-review kami. Ayan, CE Board. Hello po, ayan, kamusta? Anong snack nyo ngayon sa pagre-review? O baka pwede makidot-dot sa inyo. Finger foods, no? Hindi masarap ang finger foods pag mag-isa ka lang. Parang fishball. Hindi masarap ang fishball pag nagluto ka sa bahay. Masarap yan pag binili mo sa kanto at inuwi mo sa inyo. Okay, sa kanto mo kainin, no? Finger foods, di ba? Pag yung chicherya, hindi pa nabuksan, ang tawag dyan ay finger foods. Tama, di ba? Pero pag nabuksan na at nakuhanan, nabawas na, ang tawag dyan ay fingered food. Nakainan na kasi. Bakit ba? Ito mga tita, sandat na mga Diyos ko, lalaswa ng utak nito mga to talaga. Iba talaga ang ano, nasa utak ko. Tama naman, di ba? Pag hindi pa nabuksan, ang tawag dyan, chicherya. Finger foods, di ba? Kaya pag nabawasan mo na, ina, ang tawag dyan ay fingered food. Di ba? In Tagalog, nadaliring pagkain. Pachas lang. Si Marian Rio Dike. Agreed naman, ate ko si Ate Jocelyn Rio Dike. Ate nanalo, ano? Oh. Bridal ba? Lagi siya nakaanta by using her Cherry Mobile Flare. Ooh! What an amazing phone. Eto ba, habol, bago ako tumuloy. Rodeline, malatamban. Oh! Pa, talaga? Diba? Malatamban. Ayup. Diba? Buti na lang yan ang pangalan mo. Ang pangalan niya, si Rodeline Malatamban. Diba? Maganda. Masarap ang tamban. Imagine mo pag ang pangalan mo, Rodeline Maladugo. Parang gusto ka. Baka ayaw mo yan. May kamag-anak ko, Maladugong. Pangang Maladugong. Sheila Del Villar, Kokoy Del Villar, Andre Kishen Del Villar, Vladimir Del Villar. Hayop, sana Del Villar family na lang. Pinaisa-isa niyo, pinagod niyo ako, mga ayop. Ayop ka? Alakang awa? Paka-ayop mo? Sheila, yan na, Sheila Manzana. Talia Almonte, Larmaine Navarro, Benji Navarro ng Makati. Maligayang pakinggan po. Sa family ko, ayan, Brekilio family, sa Limbanan, Kamsur, at si Rodeline Malatamban. Ayok. Oh. Ano ba? Pagkit naman si Mama Sarah Jane B. Ramos, 47th birthday. Happy birthday, Mama Jane. Ayan, Sarah Jane Ramos. Happy birthday. Please don't mention my name. Sabi po ni ano, Chos. Ulit ang kausap. Wala na ba? Mamaya na iba magbati ko, ha? Kung gusto yung kuman, di ko naman kaya tapusin lahat.
Papa Jack, hindi ka na ba nagbabasa ng ano, ng lyrics ng kanta? Well, sige, magbasa tayo ngayon before ano. Magbasa tayo ngayon bago ako tumuloy, mga kaibigan. Ano kayo pwedeng basahin? I do this because I want you to appreciate, mga kaibigan, yung mga kanta. Huwag lang basta kinakanta. Ang dami kasi mga kanta, very well written. Ang gaganda ng mga lyrics na. Ito maganda. Ang ganda nito. Ligawan nyo kaya. Ganda eh. Ito mga kaibigan. Coming from... Ano ba spelling nito? Faithfully. Ano pala na faithfully? Diyos. Alam ko naman, mga katumaka. Nakimingin. It's the music of Journey, ang awiting Faithfully. Basahin natin. Ako lang pala, makinig lang kayo. Sana. Highway run into the midnight sun. Wheels go round and round, you're on my mind. Restless hearts, sleep alone tonight, sending all my love along the wire. Well, they say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. And love in the music, man, ain't always what it's supposed to be. Oh, girl, you stand by me. And I'm forever yours, faithfully. Circus live under the big top world, we all need the clowns to make us smile. Through the space and time, always another show, wondering where I am, lost without you. And being apart ain't easy on this love affair. Two strangers learn to fall in love again. I got the joy of rediscovering you. And oh girl, you stand by me. And I'm forever yours. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluhan, we have 7 minutes after the hour of 11 o'clock, Tuesday, 6th of September 2016. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy anniversary to Malabon, Grande Coliseum, Boss Arnold, Cortin, Edmar, and May Gurley Wilson, and Brew. Ayan, ha. Hi to Raymond and Christine Go of Grill and Villeta. Ayan. Soft opening daw may food and night market daw this coming September 9, Friday. I might be there. Hindi pa ako sure kung makakapunta ako, but I might be there, mga kaibigan. Abangan niyo si Bradley, di ba, with Papa Dale James Ferrer. And tutugtog sila doon. Maligayang pakikinig po sa mga pupunta dyan. Maligayang pakikinig po. Hello po. Yung mga nakahanta ba sa Bayong Dagat, hello po sa inyo. Like say hi to Miss Jenny Kim of South Korea. Kamusta po, maligayang pakikinig po. Hello sa mga tropang klingi sa bawat isa, kala magjojowa sila, hindi naman, pero klingi talaga. Di ba yung kanina lang magkakasama, pag uwi naman magkaka-text pa. May ganun, di ba? Parang kami-kami lang yan. Kung ganyan kayo magkakatropa, eh baka maging model din kayo ng TNT para yung tropahan ko. Magiging future commercial model o kaya endorser ng TNT. Ay, oh, nga. Kasi nga, oo. Oh, klingi kami. Buti na lang na andyan ang TNT. UTP 15, 15 pesos lang. May unlimited calls and texts for 2 days sa mga katropa mo. Naka-TNT pati sana at smart. Pwede na magkaroon ng non-stop tawagan, textan about yung mga crush ninyo, bagong tambayan, mga kahiyupan, kahalamanan, mga furniture sa bahay, video trending, pati mga bagong quest ng Clash of Clans o di kaya, mga kaibigan, pang Pokemon Go. Ayan, Diyos. Dahil sa UTV 15, meron tong kasamang 30 MB na data
na pwedeng gamitin Clash of Clans, pang Clash of Clans, Facebook, Viber, and meron tang 50 free texts yan to other networks for 2 days latang yan. To register, you just have to text in UTP15 at send sa 3545. O, di ba? Perfect for clingy tropas like my tropa. Yan. Mag UTP15 ng super sayang, anli ng tropa only with the TNT. It's a tropa thing. Promo runs until September 30, 2016 for DDIF-TEBS. Pity permit number is 4379, series of 2016. Ako na yung sound effects. Ako lang. Ah, maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay sa atin. Hello po. Yung mga mobile ads. Traffic po ba ads sa akin? Hindi na, no? Kanina ni traffic eh. Luwag ng kalsada kanina, mga kaibigan. Hindi ko lang bakit. Napakaluwag ng kalsada. Ay, nako. Anong tinira mo, Pap? Sabi dito. Basos naman ito. Roma Navarra, pabati ako ulit. Nakikinig mo ako sa iyo ngayon. Sana mapansin ako ni Papa Jack. Napansin na kita. Hello po, Miss Roma Navarra. Thank you for listening. Sa akin, Twitter, matagal-tagal lang din nakabat sa Twitter ko. Ligay ang pakikinig po sa mga sumusunod ito. Papa Jack, wala pong network sa Lucena. Sabi dito, lo, bakit? Oh my God, like what the fuck? What does the fuck say pala? Ding-ding, ding-ding, ding-ding. Ding-ding, ulam namin isang araw, ding-ding. Ano daw? Ano to? Of all the derivatives, limits, and Newton's law you've studied, have no one ever taught you of how to compute the magnitude of my feelings for you? Oh, you... How sad that is. Makahugot lang, hashtag. Ganda niya na. Nabusit ako. Pag-read naman yung mga review innovations reviewee at UNP. Vegan. Yaman Akune. Kami ni Kimi Villoria. Ganda nun. Ellie Boy Romero. Hello po sa mga nagatrabaho sa ano. Birthday niya sa ano, September 11. Happy birthday sa mga kawork niya sa Taiwan. Hello daw. Taichung Taiwan George, kaya Biabe Edgar, Pelo Belli, or Glenn Licaros, Jeffrey Plaza. Maraming salamat. Thank you very much. Hello po sa inyo lahat. Si Pauchat. Nakanta by listening yan, while working. Pwede bang working while listening? Eunice Nishimura, nakanta by siya. Oh, Japan yan. No? Sushi mura ne, parang Japones. Mga ko hapon, kain ako marami tuna. Hindi ako pwede matinig. Dahil baka ko natinig, kukuha ko malaki pusa. Patanggar ko ang tinig sa aking raramunan. Puro arat. Hello daw. Babati naman sa bienan ko, Eugene Ambat. Happy 42nd birthday. Hello po. Pagkakas sa mga Pinoy sa ano, Laos. Ha? Dahil Pinoy doon, siyang lubang at mahal na Pangulo. Ang tatay ay nasa Laos. Dumadalo ng ASEAN Summit. Caller number 3. Ah, pangatlong caller na pala tayo. Uuwi na naman ako. Diyos ko talaga. Hello? 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 Ay. Scary. Hello po, sino po sila? Drew po. Drew, hi Drew. Hi. Good afternoon, good evening pala. Good evening. Kung gusto mo good afternoon, okay lang din. Magandang tanghali. Asa ka ba ngayon? Imus, Cavite po. Makakala mo OFW kung magandang tanghali. San sa Imus, brother? Sa Molino. Molino. San ka sa Molino? Sa Pag-asa. Pag-asa, bayang Pag-asa? Oo. Ayun, pagdating mo. Alam ko yan, bro. Pagdating mo sa McDo, kakaliwa ka. Hospital yan eh. Oo. Tapos yung daan, pakanan na pa-curve, pakaliwa, may mini-stop. Oh. Tapos sa dulong-dulo niyan, yung gate ng bayan, Pag-asa, one-way paikot, pakanan yan. Kulay blue ang gate. Ang anong bakod. Ay, may, hindi. Puti na yung puti gate na, pero may araw ng pakanan, maroon. Tama, mali.
Tama. Mm-hmm. Tapos, yung ano niyan, yung pag-usa, kanan-kanan may basketball court, tama. Tama. Oo, tapos yung katapat na kay kulay green, ang pangalan nung nakatira dyan, si Maying. Sino si Maying? Sino si Maying? Nakatira ka malamit sa basketball court ngayon, maliwan. Eh, baka yung katulong ng tropa ko yun. Oh, Brad, ha? Ay, bigyan ko yung makaano ko, eh, nawawa. Medyo ano ka rin, eh, no? Naniwala, tuloy ako. Anong problema? Ganito po kasi yung Papa Jack. Anong ginagawa niyo sa buhay? Graphic designer po. Graphic designer! Saan ka napasok? Diyan lang sa Taskas. Saan yan? Sa may Imus. Ah, okay. May asawa? Wala po. Nagtataka ka pa? Hindi na. Okay. Sige, anong paglilingkod ko? Ayun eh, Papa Jack, kasi ang nangyari kasi sa amin, nag-start naman kami na okay kami. Nina? Diba lagi mo yung kwento? Sino yung kinikwento mo? Girlfriend ko po siya. Okay. Girlfriend ko po siya. Hmm. So, nag-start naman kami na okay na kami. Wala namang problema sa lahat. Tapos, nung na nagkahiwalay kami dahil nga sa pumunta na siya ng ibang lugar sa province. Then, nag-aral siya doon dahil nga medyo may kahirapan ng buhay. Eh, kailangan niya magtrabaho para sa sarili niya. Tumira siya sa bahay ng boss ng ate niya. Bakit sa boss ng ate, hindi mo niya boss? Parang boss na rin pala niya. Ganun na rin. So, parang nagsasideline na siya doon. Anong trabaho niya doon? Nag-e-encode lang inventory sa tindahan. Okay. Then... Kumbaga nag-stay-in siya. Working student, stay-in rin. Apo, ganun na po ang nangyari. So, ngayon, pinag-aaral din siya ng ate niya. So, medyo nga lang nagkakaproblema financially. Ang nangyari sa amin ngayon, parang nanlamig siya dahil siguro may madami siyang problema na hindi niya ino-open sa akin. Kasi mangamoy pag in-open pa yun. Kaya ayun po ang nangyari. Yung ano eh, pisa ko, in-open yung ano eh, sumingaw talaga, iba yung amoy. Hindi na in-open ulit. Malansa. Oh, grabe, anong oras na 11:17? Bakit joke? Grabe ha. Tapos? Tapos ayun po, dumating yung point na nagka-problema kami. Oo. Oh. Nagka-problema talaga kami. Gano'ng katagal na kayo mag-jowa when she decided to go to the province? Actually, isang araw pa lang. After nun, napunta na siya dun sa ano. Iba ha, iba yung ano. Taga lang ha. Isang araw kayo mag-jowa, nagpunta na ng province. Ano province? Bicol. Bicol? Saan sa Bicol? Legazpi. Legazpi! Wala, napapunta ako dyan, Brad. Oo. Maganda dun. Natutulog ako sa new house, ang bagong bahay. Ay, hindi pa ako nakapunta dun. Malapit sa airport. Ay, okay. Parang alam ko na nga. Malapit sa airport. Malapit sa airport. Mura eh. Oo, mas mura dun. Kayo magbabarkada. Tulog kayo magbabarkada yan eh. Ayun, tapos yun. Ayun nga, nagkaroon kami ng pagsubok sa buhay na nagkaroon ng parang, hindi ko naman masabing third party dahil hindi naman sigurado. Sino nagka-third party? Naku, baka magalit siya. Siya. Pero hindi naman sure. Tapos, syempre, mahal ko naman yung tao. Pinaglabang ko. Paano hindi sure? At bagay kasi wala naman talaga nga amin. Ayun po, na dumating sa point na talagang inaaway na nila ako parehas. Pati yung lalaki, inaaway ka na? Opo. Then, ayun po, pinaglabang ko siya hanggat kaya ko talaga. Hanggat kaya ko. Hanggang sa dumating sa point na ako yung pinili niya. Ay! Na masakit humihingi, ka na. Na humihingi naman ako ng sorry kasi masakit sa mga nasabi ko. Yung part ko na ano, yung part na she needed to choose. Kasi yung part pala na nagkapilian, masakit na eh. Opo, tama po. Pero pinili ka. And it's a good gesture that you're looking at the brighter side na at least ikaw pinili. Ano? Opo, kasi yun nga po. Sa akin yan, ha? Oh, nangyayain ako talaga.
mo sobra. Hindi ko talaga, hindi ko alam na ano, dalawa kaming jowa. Na-feel mo rin? Oo, tapos dumalaw ako, dumalaw rin isang jowa. Fuck! Totoo nga, tapos na no! Tapos, pagdating doon, siyempre dalawa kami na ando, bumili ka na. Eh, ako pinili. Sa totoo ako. Ano, parehas tayo. Parang may trophy ka na, kaya lang, nung pinili ako, yung hindi pinili, umuwi. Pero, inabangan ako sa kanto, man. Ayun lang. Hindi ako nakauwi. Ayun po, tapos. Ang maganda, natulog ako sa kanila. Ayun, maganda. Yan, actually, walang ganung pwede, nag-joke lang ako. Sayang, akala ko pa man din, parehas na tayo. Ikaw lang, bahala ka dyan. At tapos? Tapos, ayun po, dumating sa point na ako nga yung pinili niya. Then, ayun, syempre, sana maintindihan niya na kailan medyo... ka pinili? Pa? Kailan ka pinili? After 2 weeks. De, kailan nangyari ito? Siguro last 2 months ago. Ah, gaano katagal na kayo mag-jowa? Mag-1 year na kami sa 26. And nakita na ba kayo since she left for Legazpi? Yeah, oo, kasi pumupunta ako doon every other month. Parang ganun, pumupunta ako. Effort naman pala si Kuya. Oh, good. Yes. Anong nga, Peña Francia? Sinakulo. May anong bus? Ano po? BLTB. Ah, BLTB. Dinadrive ko yan eh. Dinadrive niyo lang ba? Ay, ilang hours yun? Mga ano? From, kasi, I we make an stop, lagi mag-ubarkada. But sometimes I drive it, ano, alone. 10 hours. Oh, oh, tama. Pero tama. From Naga to Legazpi kasi another 2 hours eh. Apo, another 2 hours or minsan. Diba, oh, 3 hours pa minsan. Oh, 3 hours. Tapos, diba may madadaan na kanyang ano, wishing bridge? Ay, hindi ko napapansin yung wishing bridge. Ay, naku, Brad! Ay, naku talaga. Brad! Ano, naku talaga. Coming from Naga to Legazpi, yung ano, may wishing bridge dyan. Sabi nila para maka-wish ka daw doon. Oo. Pagdating mo sa pagdaan mo sa tulay, sa umpisang tulay, huwag kang huminga. Pigilin mo yung hold your breath tapos hanggang makalagpas ka sa tulay. And eh baka pa, eh, paano ko mahaba yun? 5 minutes na okay. Ano, na biyahe. Oh, di mo ka mag-wish. Wala mong ipilit sa'yo eh. Di ba? Eh, mag-i-wish ko na lang sana mabuhay pa ako paglagpas ng tulay. Sana hindi ko kanina yun sa sinira mo yung mood, no? Ito yung mga lalaki inihiwala yan, kung mag-joke. Oh, hindi pa ako inihiwala yan. Ah, sa bagay. Dinagdagan ka lang, pero nagkapilian naman. Congrats sa pili ka. Tapos, ayun po. Yun nga, sana maintindihan niya na medyo nawalan ako ng tiwala. Siguro naman, may point naman siguro ako kung bakit ako medyo nawalan ng tiwala sa kanya. Kaya ang ginagawa ko ngayon, humihingi ako sa kanya palagi ng time. Then, ayun po. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Nagkakamot ako ng tuhod eh. Pero ay, okay po. Tapos ayun po. Medyo naging okay naman kami. Nararamdaman ko naman po yung effort niya. Saka, ayun sino po, yung ano? Sino yung nakasabay mo sa buhay, sa puso niya? Tag-ibang province rin po eh. Okay. Alright, now what's your question? Ang question ko po kasi dahil nga hindi ko pa po kasi tapos yung kwento. Ay, pasensya ka na. Oh. Mas lagi makabulong pa yung kwento ng wishing bridge. Opo, na humaba tayo sa wishing bridge. Sorry ah. Oh. Tapos ayun nga po, yung pinagdaanan nga namin yun, after noon, naramdaman ko naman nag-e-effort siya. Then dahil nga sa nagkakaroon na siya ng problema, hindi ko alam. Siguro financially, then siguro sa family niya. Medyo nalamig na ho siya sa akin. Yan. Nalamig na siya. Then, dumating sa point na tinanong ko kung ano nangyayari, bakit ganun. Yun, nakikipag-iwalay na ho siya. Oo. Oh. Nakikipag-iwalay na siya. Sinasabi niya sa akin na hindi na niya ako mahal. Dumating sa point na minumura na niya ako, tinataboy na talaga niya ako. Pero, dahil ako nga, dahil nga mahal ko nga siya, na I think worth it naman kung mawiwin ba ko siya. Ganun naman lagi, di ba? Yung pain, mga kaibigan, is always a prerequisite of the person na pinaglalaban natin. Di ba? The more important the person is to us, di ba, the greater the pain. Ganun nga po.
Sinabihan pa nga alam po niya ako na. Alam ni Brix yan eh. Ilang beses na bastard yan eh. Sorry, sorry, Brix. Punsa lang ang apelido dyan. Buo pa. May iba-iba lang. Tapos ayun po, ilang beses na rin po niya ako sinabihan na subukan ko daw lumayo sa kanya, huwag siya kulitin. Ah. Na sinabihan niya ako na baka sakali malaman niya yung worth ko sa buhay niya. Kailan ito nangyari? Nung huli mo siya o lately? Lately na lang po. Ito lang after 2 months. So kayo, hindi kayo okay on the rocks kayo? Ngayon po, hindi masyado. Pero nakakapag-usap pa rin naman kami. Actually, anong estado ninyo yan? Parang kami pa rin. Pero hindi. Oh, parang ganun po. Kami pa rin, parang ganun po kasi nag-i-love pa rin naman siya sa akin. Baka you're just having ano, 'di ba? Yung normal phase ng relasyon na magkakaroon ng ano, ng cold phase. Ayun nga diba? Po. Tapos 'di ba, you just need kumbaga to regroup. Ganun eh. Ang tagal din sa dating. Parang Raldo Valdez. Tapos ayun po, dahil nga hindi ko na po alam gagawin ko dahil hindi naman siya nag-open sa akin tungkol sa family niya or sa problem niya, tapos sinasabi niya gusto na niyang mawala. Suko na daw siya sa buhay niya, pagod na daw siya. Kaya parang kaya po ako tumawag dahil hindi ko alam anong gagawin ko, kung paglalaban ko pa po ba or kailangan ko munang pagbigyan siya na okay, tumigil. When is the next scheduled trip to Legazpi? Actually, itong anniversary namin. Okay, kailan 26? Yan? September 26 po. Okay, may kita na agenda. Na, di ba? Make it final, di ba? Whether kasi yung ipakikipaglaban, Brad, it sounds as if it's an effort that should be and must be coming from you. But honestly, ano yan eh, dapat dalawa kayo dyan eh. Diba? Yan nga po, kung ikaw lang, diba? Kung ikaw lang, wala. Yan po, ganun eh. Yan po ang problema, Papa Jack. Ayaw niya pag-usapan yung problema. Well, mahirap nga naman talaga nga, no? Kung sana ikaw ay nandito at nasa Laos halimbawa siya, din mag-usapan niya, pilitin mong mag-usapan, 'di ba, over the phone. Pero pwede naman magpita ng personal, then you talk. Pero hindi pwedeng hindi pag-usapan. But with the situation right now, you're supposed to be there on the 26th. 'Di ba? Meron pa lang puwang na mag-usap kayo. Mag-usap na lang kayo. I mean, it's just premature that we come up with a decision today. Diba? But keep it as it is. Mahal mo naman yung tao, di ba? I mean, I believe that. Pinaglaban mo eh. Di ba? Opo. But then again, Brad, ang tanong mo kasi, cold siya sa'yo, nalalamig siya. Tama? Opo, tama po. Eh, paglalaban ko ba o hindi? I mean, yung pakikipaglaban is the wrong question to ask. Opo. Di ba? Kasi kahit paglaban mo siya, kung ayaw niya, wala kang magagawa eh. So, you ask her whether she wants to move forward sa buhay niya na kasama ka or... Diba, you better remain friends. Yan nga po eh, kasi parang iniiwan niya akong hanging eh. Oh, yun kaya nga mag-usap ko sa 26. Mag-usapan niyo kung magiging kayo pa o hindi, magiging magkaibigan. Ang gusto maging tayo na lang. Ganun. Opo. 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 Tayo na lang dalawa. Diba? Ang team sa natin ay, napanaginipan kong ika'y malayo na. Alam mo yung kanta yan? At hindi meron po eh. Kasama ka iba. Alam mo yan? Hindi po eh. Doon ka ba? Donna Cruz, di mo alam. Ano ba kumanta nun? Isa-search ko. Donna Cruz. Donna Cruz ang title. Kanta niya pa yung Rain Gently Falls. Alam mo yan? Okay, yun. Alam ba yun? Whenever we say goodnight. Fall. Pause na naman ako, bad trip. Ay, ganda nga ng boses mo eh. Falling like. Alam mo yung boy? Boy. Ang awitin ko ay sa'yo. Alam mo? Parang. Boy, sana'y narito ka. Kabilang dito ang damdaming nakatago. Hindi ko kayang banggitin sa'yo. Salume. Ikaw nawawala sa aking alaala. Salume. Salume. Maging araw at gabi.
Iniisip kita lagi. Hello boy, Salome. Salome. Ay, ilo sa Ninang Salome ko ah. Ninang Ning, salamat sa Okoy na yung ibinadalas dito. Ay, pag sa dinala pala. Tingi po. Tingi po. Tingi ako. Not good for one lang. Pito nga kami dito ngayon. Hindi ko inubos na mamahingi pa sila. Tapos ang hingi ka pa. How dare you? Marami. Eh, kasi kanina nag-offer ka nga ng Grab eh. Eh, baka sakali mag-offer ka rin ng Okoy. No, kayo in-offer ka ng Grab kanina. Sampaling ko yun. Gusto mo offer kita? I won't. Oh, hindi. Pagdating ko dyan, Okoy. Anong makulit dyan? May pangligaspi ka nga. Wala ka pampunta rito kung gusto mo. Anyways, hey. Ganito ano. Kung nakaantabay siya. Papa, nakikinig guro yun. Nakikinig siya ngayon. Alam mo, kasama lagi ito mga kaibigan. I'm not saying sana pagdaanan lahat ng LDR. Pero kasama ito sa ano eh, dun sa challenges ng yung merong distansya eh, na relasyon. Di ba? Apo, tama yung, po. Yung di ba kasi, you get, after a while, you get used to not having the person by your side and, di ba, you grow apart and weary of each other, di ba? But then, if the bottom line is you love each other, then maybe it's worth fighting. So, that's a decision that the two of you can decide on. Not me, not my mama, not my kuya, not yeah. Richard, not Dale James Ferrer, not Bix Bonsalan, not Brian, not Zap, the Afro Man, hindi ko. Ang dami ko nang binanggit. Diba? Opo. So, kung nakaantabay siya, ano ang mensahe mo sa kanya? Anong team song niyo? My Destiny. Hayop! Ano yan? Alam ko yan! Ano? Oh, alam ko yan eh. My Destiny. Destiny. Iba yun. Ninyon. Again na, again. Ayun nga. Anong pangalan niya? Rose. Rose, okay. Ayun, Rose. Kahit na anong mangyari, may problema ka, nandito pa rin ako para sa'yo. Basta lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. Sobra. Ikaw lang nagpabago sa akin eh. Dati akong tambay eh. Hindi na istorbo. Hindi ako na-istorbo. Seryoso ko. Bakit hindi ko isarap sa palit? Tsaka, sorry sa mga nasabi ko nung nag-alit ako sa'yo dati. Iba yung naalala ko dun sa My Destiny na yun eh. Remember the first day. Pinabayan pa kasi, pwede naman hindi. Ah, sige, joke lang. Bigyan kita ng kanta para sa inyo, ha? Sige po. Ang title nito ay... Kanta to ni David Soul. David Soul? Oh. Don't give up on us, baby. Ano yan? Don't hey, make the wrong... Okay. Yan. Okay. Mag-ready po ulit ako message. Seryoso na. Sorry kanina. Okay lang po. Ayun. Rose. Kahit na anong mangyari, may problema ka, kahit na medyo, yun, sumusuko ka na sa akin, nandito pa rin ako palagi para sa'yo. Kung nakikinig ka ngayon, sana ma-appreciate mo na mahal kita kahit anong mangyari. Nandito pa rin ako. Basta, huwag kang susuko. Yung mga sinasabi mo na pagsuko, malalampasan mo rin yan, basta dasal lang. Kung ano man mangyari, kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Saka, pasensya na kung nag-away tayo dati, nakapagsalita rin ako na masakit, sorry talaga. Nagsisisihan ko naman yun eh. Saka, Papa Jack? Yes? Birthday po niya sa 8.
September 8. Uy, ka-birthday ko pala yan eh! Opo. Malamang ang cute yun yan. Ka-birthday mo pala si Mama Mary. Oo. Ayun po. Happy birthday na rin. Sana tanggapin mo yung regalo ko. Ayun lang po. Thank you po. Opo. Salamat sa pagtawag. Opo. Salamat din po. Bye-bye. Sana naririnig niya. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat po. Salamat sa pagtawag, brother. Napa. Yung mga kaibigan ng ating caller, si Drew. Uy, babasa ako ng ano ng lyrics ulit before move forward mga kaibigan. Pero babati lang muna ako bago tumuloy. Sabi ni Gilo at taga sa amin daw yung caller taga Pag-asa. Baka ang kapitbahay mo nga yan eh. Baka ikaw nga tinutubukoy. Patingin ko lang mga kaibigan ha, si Marie Catherine Pineda and family. Congrats sa new house. Talaga? Ay, talaga. Congrats mo sa bagong bahay. Pag may extra kayo dyan ha. Daw? Bahay? May extra? Malakohan to. Mga kaibigan, here comes the music of David. That's the music of David Soul, by the way. Waiting, don't give up on us. Pero bago ko tumuloy, gaya ng ano, mabasa ko ng ano. Masarap gawin to. Ng lyrics ng kanta ulit. Para yung mga kantang sinulat na matino naman, ma-appreciate naman natin. This is, mga kaibigan, the music of Simply Red. Ang title lang kanta, You Make Me Feel Brand New. Feel Brand New by Simply Red. My love, I'll never find the words to tell you how I feel. My love, mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands. You created everything I am. You taught me how to live again. Only you cared when I needed a friend. Believed in me through thick and thin. This song is for you. And with gratitude and love, God bless you. You make me feel brand new. For God blessed me with you. You make me feel brand new. And I sing this song because of you. Because you make me feel brand new. My love, whenever I was insecure, you built me up and made me sure. You gave my pride back to me. Oh, precious friend, with you I always had a friend. You're someone who I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, life has no meaning or rhyme. Like notes to a song out of time, how can I repay you for having faith in me? So, God bless you, because you make me feel brand new. For God blessed me with you. You make me feel brand new. And I sing this song because of you. Because you make me feel brand new.